Magandang araw, tara magluto tayo ng ginataang alimango. Ito nga pala yung mga ingredients. Unang-una yung gata. Then, syempre yung alimango natin. So, blue crabs to mga idol. Then, yung gulay. Meron tayong kalabasa. At ito, pechay ata to. Parang kamag-anak siya ng bok choy at ng pechay. Meron tayong siling panigang. Magic sarap, paminta, bawang, sibuyas at luya. At syempre may asin na pampalasa. So, tara. Simulan na natin. Dating gawi, sa mainit na kawali, maglagay tayo ng mantika. Igisa natin yung bawang, luya at sibuyas. Pagkatapos natin magisa yung bawang, sibuyas at luya, hinaan natin yung apoy, then ilagay na natin yung alimango or yung crabs. So, i-arrange lang natin kasi medyo maliit lang yung ano natin, kawali natin. At kita nyo naman mga idol, puno na yung kawali natin. Then, sinunod ko yung paminta, siling panigang, at nilagay ko na rin yung gulay natin na kalabasa. Nilagyan ko na rin ng asin. Pagkatapos, nilagay ko na rin yung magic sarap natin. Pagkalagay ng magic sarap, sinunod ko na rin yung gata. Hindi ko muna nilahat yung gata dyan, kinalahati ko muna. Pagkatapos, nilagay ko na yung gulay natin na pechay, bok choy, ewan. Basta yan. So, kitang-kita nyo naman mga idol, no? Punong-puno na, tumaapaw na yung kawali natin. Yan lang kasi yung kawaling malaki-laki natin. Then, nilagay na natin yung tirang gata sa ibabaw ng gulay. Yan, para pantay yung distribution ng gata natin. Then, binanlawan lang natin yan para sa sabaw, dagdag sabaw din ng crabs natin. Pagkatapos, takpan na natin. Saka natin lakasan ulit yung apoy. Kung napansin nyo, pinagsabay-sabay kong ilagay yung crabs, yung gulay at yung mga pampalasa natin. Kasi once na kumulo yan at naluto na yung gata, so ibig sabihin, luto na yan. Konting adjust na lang kung matabang o tama na yung timpla ng sabaw natin. So ganyan yung paraan na paghahalo ko since na hindi ko mahalo yung kawali natin. Then pagkatapos yan mga idol, luto na yan. Pero tikman muna natin kung tama na yung lasa. Then mag-a-adjust na lang kung matabang. So sa sitwasyon na yan, luto na yan. Tamang-tama na naman yung sangkap na nilagay ko. At ayan na nga mga idol, no? Luto na siya at napakasarap niyan mga idol. At ayun na nga, nakaserve na siya. Ano pa nga ba? Tara, manganta na.